Ating ang pag-aralan nitong kwan, yung extraordinary power ng US Treasury. Kasi parang itong gusto nilang gayahin eh. At yung pagpupunta ni Blinken dito ay 2 beses na. Ngayon, dahil akong itinuring na master account holder, aba, napakagago mo, Blinken. Sabihin ko sa iyo, gusto mong alipinin, gusto mong kung kunin ang mga kayamanan ng Pilipinas. Kaya sasabihin ko sa iyo, ito, fuck you. Fuck you. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Sabi mo nang bastos ako. Pero kailangan bastusin ka. And I will treat you as a pedophile. Yan. Oh, magreklamo ka kung gusto mo. Kasi ang dami nang pupuntang mga Amerikano dito. Ano bang dahilan? Yung mga sundalong Amerikano, bakit nagpupuntahan sila dito? Eh yan ay pakanalang naman yung mga yan eh. Na yan ay conspiracy theory ng China at saka Kwan, ng Amerika. At ayan, ang kasabwat nila, yung Marcos na yan. Kaya nga sabi ko, I will treat you as a pedophile. Yan ang Kwan yan. Gago ka. Secretary of State, tanong sa akin, baliwala ka sa akin. Pakialam ko sa'yo, kung naging secretary ka, ano, gagagawin mo kami mga Pilipino? At kaya nagpupunta ang mga maraming Amerikano dito, dadambungin nila yung mga treasury bond na nakatago. Ewan ko kung kaya nila. Siguro, makikialam na dyan ang kataas-taasan. Yun sinasabi na divine intervention. Ewan ko kung ano mangyayari dyan sa China at saka kwan na yan. Yung Amerika na yan. Kasi yung mga kwan na yan, itinuturoan nila itong gagong Marcos na ito eh. Bobo ito eh. Kaya uto-uto yung animal na yan na pangulo, panggulo. Kaya ito, may mga katanungan kung paano makukontrol ng US government ang ekonomiya ng mundo. Yan ang numero unong gusto niya mangyari. Ang putang inang Blinken na yan. Ang putang inang Biden na yan. Palibas ang gobyerno ninyo ay mafia style, sindikato. Ganun din yan si Xi Jinping. Naghihirap na mga yan. Kaya natataranta na sila. Paano magigera yan? Itatambak dito yung kan? Kasi kung saan ang mga Amerikano, nandyan ang gulo. Kasi ang gusto ng mga yan, magbenta ng armas. Negosyo nila yan. Yung Amerika na yan, ang magbenta ng armas. Pero paano bibentahan na yung laki-laki ng utang nila? Oh. Kaya hinahanap, noong 2022, hinahanap na nila kung sino may-ari eh. Para patayin? Diyan kayo nagkakamali. Ngayon, sino umahawak ng US dollar? Alangan naman yung treasury nila. Sino nangangasiwa? Saan nagmumula ang kapangyarihan? Sino ang mga yon? Ano ang limitasyon sa kapangyarihan yun? May limitasyon yun. Ang umahawak ay yung Marcos Goldman Sachs. Kaya nga yung sa Malaysia yung 1MDB. Ang nangyayari? Nakikikwan sila eh. Inaariglo nila yung yung sa 1MDB. Pagkatapos binibigyan nilang pabor ang Malaysian government. Inaangat nila pilit upang mapagtakpan ang kawalangyaan ng mga yan. Eh si Jolo, hinahanap nyo nandun sa Macau.
inaalap ko sa kung 10 taon si Bin Laden natagpuan nila 10 taon. Eh si Bin Laden nasa Mindanao. Kaya nga may kumpanya doon na Bin Laden Group of Companies. Oh. Na siya nag-i-export ng mga saging doon sa Middle East. Ang pinagmumula ng kapangyarihan ay nagmumula doon sa Alpha Omega World Martial Program. Kaya yan, mga galamay niya ay yung Committee of 300. Kaya may mga sikreto ang kwan dyan eh. Kasi, ang kwan yan, ang sikreto dyan, ng economic cha-cha, kung paano nila matutugunan yung utang ng Pilipinas. Sasabihin nila, nakabayad, imposible. Oh. Nasa inflation, paano ka magbabayad? Oh. Kaya nga pa na yan labas mo, namamalimus ka na eh. Sa buong akala nyo, makukuha ninyo. Hindi ninyo makukuha yung mga kayamanan na yan. Nang girahin ng Russia ang Ukraine, gumawa na ang US government upang isanksyon sa pamamagitan ng pagkumpeska ng dollar reserve ng Russia. Kasi yan, palabas lang yan. Natatawa lang ako sa mga kwan ito eh. Kadaling huli ng laro ng kwan eh. Ng New World Order eh. Kumwari, laban-laban lang yan eh. Yan ang Israel Marcos na pinalalabas niya. Kumwari, magkakaaway. Pero hindi totoo yan. Kasi natataranta na nga sila. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang ekonomiya nila pabagsak na eh. Kaya nga, alin sa dalawa ang ginagamit ng Alpha Omega World Martial Program? Maaring yung ginto na kakuan doon sa pork knocks o maaring yung treasury band, yung mga gold edition. Kasi kung magsasanla ka, hindi ba kailangan may prenda ka? Oh. Ngayon, yung iprenenda na yon ay yung ginto. Kaya nagpalabas naman ang pork knocks, ang Federal Reserve Bank ng Treasury Bond. Oh. 1934 pa. Mula 1934, ilang taon na yan? Halos 1 century na. Gaano kalaki niyan? Kasi yung isang box ng gold edition na ginamit ng magnanakaw na Marcos na yan, yung parang Dora box na kahon, meron doon 45 na ginto, meron doon mas 30, meron doon, bawat kon may kandado yon. Sa bawat kahon, may 10 kwarto yan, 5-5. At sa bawat kwarto, may 10 maliliit na kinalalagyan. Yan ang isa sa mga napunta doon kay Angara, na ninakaw ni Angara, yung matandang Angara na namatay. Kaya nakabili ng maraming kumpanya ng busiyan. E mantaki mo, pinagkatiwala sa kanya. Pagkatapos sasabihin nung hanapin sa kanya, tinatanong sa kanya, ewan ko kung saan na ilagay yung ng katulong ko yung kwan na yan eh. Aba, ganun ba kadali yun? Kaya mari, yung Bentley, yung kung na yan, yung mamahalin na sasakyan na kinukuan nila, ay isa, baka isa si Angara na mayroon eh. Yan ang kwan nyo. Yung Bugatti. Kaya dalawang kwan yan. Kung yung treasury note o kwan o mga ginto. Kaya nga nagbigay siya ng kwan dyan eh. Nagbigay siya, pinagkalooban niya yung group of 5 ng mga kwan dyan eh.
ng halaga na katumbas ng 20,000 tonelada na ginto. Kaya yan, yan ang magtatanggol sa kanya. Eh, akala naman nila, kasi takot-takot dyan sa group of five na yan. Eh, paano magkakatakutan yan? Tatawanan ko lang yan. Oh. Kaya yan, yan ang pangpuan niya eh. Yung pamato niya, para kung guluin siya, yan ang magtatanggol sa kanya. Eh, kasi ganito ang paraan yan eh. Kung magsasanla ka, iyan eh, kukwentahin yan. Sasanla ka. Yung allocation. Kaya wala. Walang ginto sa mga central bank ng mga buong mundo. Yan, allocation lang yan. Binibigyan sila ng karapatan na para makapag-imprenta ng dollar. Ngayon, ang sa pamamagitan yan, na allocation na yan, pag binigyan ka ng karapatan, eh, ang mangyayari niyan, yung bansang nabigyan ng allocation, ay, kung magkano yung inutang niya, yung allocation, yung halaga ng allocation na dapat niyang sanlaan o inutang, ay tutumbasan niya ng mga treasury bond. Kaya yung China meron yan. Ngayon, kung tutumbasan mo ng mga treasury bond na yan, may maturity yan, 25 years. Kikwentahin yan. Kung magkano yung halaga ng allocation na yon na sinanlaan mo, ay magkukwan ka. May kasamang interest yan, susumahin. Pagkatapos niyan, papalitan mo ng treasury bond. Taon-taon yan. Papalitan mo ng treasury bond, yung pinakahulog. Kaya kaya nilang ipitin. Pagkatapos yung interest, sa bandang huli na yun. Babayaran nyo. Ngayon, kung hindi magkaroon ng default, ay kunyan. Yan ang nakakatakot. Ang pagkakautang ay hindi mababayaran ng mga treasury bond. Kaya magkakaroon ng restructure. Kaya ang mangyayari niya ngayon, pag nagkaroon ka ng default, restructure, uutang ka na naman. Pag utang mo, lalaki. Pero noong 1993, ang China, binigyan ng special din yan, special power, extraordinary power. Kasi, kung wari lang yung pagkakasanla ng mga allocation na kwan sa kanila, para mabigyan ng extraordinary power sa pamamagitan ng yung mga treasury bond na hinuhulog ng mga third world countries ay mapasa kanila. Pantakip lang yon, yung pagkumwari pagkakasanla. Eh, kasama nga si Jack eh. Tatlong elders oh. Oh, Lady Men, ito ah. Tatlong elders. Hindi yun nasa Chinatown. Gaga ka, anong malay mo dyan. Isa dyan, si General Wu ng China. Kaya yung kwan na yan, yung mga naipon na mga treasury bond na ibinabayad, kasi magbabayad din kada kwan itong kwan na ito eh. Taon-taon nagbabayad sila ng treasury bond eh. O.
pero kailangan mapalitan. Papalitan ng dollar. At yan dollar na yan, yan ang naipon at yan ang ginamit ng China sa Belt Road Initiative. Para ang pakay niyan, unti-unti na nilang wawalain ang IMF. Palibasa, nung sulatan ko yung IMF noong, yung UBS, na ayoko ng paggamit sa IMF, yan ang nangyari. Hindi na sila makatanggap. Kasi may mga manghuhula din yung mga kwan na yan eh. Si Marcos pa naman mahilig sa mga panghuhula yan eh. Oh, kaya yung mga manghuhula na matitindi, nadala nila doon sa Malaysia. Oh. Nandoon maraming naka-house arrest doon. Ang pagay talaga niyan pabagsakin ang IMF at saka World Bank. Ngayon, sinong magiging kapalit ng kwan? Di yung ng World Bank, di yung HSBC. Ano yung HSBC na? Yan ang binili ng Silicon Valley. Eh, pag ganyang kwan, may kaugnayan kay Marcos yan doon sa State Street. Kasi nahati na sa tatlo yan eh. Vanguard, pagkatapos, BlackRock, at saka itong State Street. Itong BlackRock, ito ang kumuha na mamahala sa pag namamahala o ang nangangasiwa. Kaya nga sinasabi ko, sindikato yan. Gobyerno ng Amerika. Ganyan din si Xi Jinping. Yung CCP, sindikato yan. At lahat yan ay utak ni Marcos. Kasi gusto na niya makilala eh. Ngayon, paano masasabi ng Marcos administration na ang utang ng Pilipinas in kanilang unti-unti nilang mababayaran? E di ang pundo ng Pilipinas 5 trillion. Oh. Pagkatapos ang utang 14 trillion. Kaya ang Pilipinas nasa debt of ceiling na. May limitado yan. Hindi mo pwedeng dagdagan ng utang mo. Kasi nakabatay yan sa gross national product. Ang gross national product ay kwan yan. Ito ay nagsisilbing sukatan ng kabuuan produksyon ng mga produkto at serbisyo sa mga bansa. Ngayon kung bababa sa 60% ang gross domestic product ang isang bansa ay nasa debt ceiling na, kailangan umutang, i-restructure. Oh. Eh paano sasabihin mo na nagbayad? Kuan. Kasi yung ang sinabi ko noong 2014, binigyan na tayo ng karapatan ng CEO ng Federal Reserve Bank. Ito nga si Janet Yellen na siya ngayon ang secretary ng US Treasury. Ngayon, kung binigyan tayo ng karapatan, eh, pag-aari na natin ang Federal Reserve Bank. Oh. Eh, hindi kay Marcos. Kasi hahanapin sa kanila yung kwan eh. Yung mga treasury bond na yan eh.
Kaya nga yung sinasabing DNA, tanga-tanga itong si Lady Min na ito eh. Tanga-tanga talaga yan. Ang DNA ay para sa ginto. Para malaman kung saan nagmula ang ginto. Kasi may kanya-kanyang kwan yan eh. May kanya-kanyang characteristic yan eh. May mga pagkakaiba yan eh. Ano mo ang kininyan eh yan sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon eh. Ang ginto akin. Ang pilak akin. Oh. Eh paano mo ang kinin? Paano ang kinin ng Amerika yan? Kasi ang gusto ng Amerika, yung mga ginto na yon ay ang kinin nila. Kaya pa na yung punta dito ng Blinken na yan. Kaya pa na yung punta dito ng puta ng mga military na yan. Nag-iipon na sila dito. At yan, binababoy ni kung yung constitution natin, yung putang inang Marcos na yan. Oh. Kasi yung kung ganyan kasi, yung ama mo, binaboy din ang kung ng United Nations. Oh. Kasi ang pinanggagalingan ng pondo, sinabi ko yan kay Kwan eh. Kay Antonio Guterres, yung dating Secretary General ng United Nations, na ang pondo ng United Nations ay nagmumula sa kayamanan ng Pilipinas, sa sovereign wealth. At hindi sa mga kontribusyon ng mga bansa. Kaya yung kung na yan, gusto nilang gawin yan dahil naiipit na sila eh. Kaya yung economic cha-cha na yan, yung economic provision ng cha-cha, nakabakay dyan at papalitan din nila ng federal. Gaya-gaya nga ang Pilipinas sa ibang kuni eh. sa Amerika eh. Kasi ganito 'yon. Sa umiiral na struktura ay pinapayagan ng US Treasury na palitan ang karaniwang operasyon sa nakatitiyak na account ng gobyerno. Ito ay pagka umabot sa deep ceiling. Eh matagal na tayo na sa deep ceiling eh. Oh, kaya bang kumita ang gobyerno natin ng kwan? Eh yung pundo nga, hirap na hirap eh. Kasi namihasa na kayo na dating ng fiscal year, yung end ng fiscal year, nandyan na ang pundo. Darating na dyan. Kaya nga hindi nagbabayad ng mga tax eh. O may, ngayon, ultimo maliit na tindahan, pinagbabayad na ninyo. Lahat ng pagkakakitaan ginagawa nyo, pati pogo, ganong, upang maiwasan, yung masabing siya'y magnanakaw, yung putang inang bumbong na yan, yung Marcos na yan, yung tunay na anak ni Marcos, ito ang ngayon ang gagawin. Pero ginagawa na nila eh. O. Eh, wala naman sa batas natin ito eh. Kaya sila nagmamadali. Wala sa batas natin ito. Gumagawa sila ng sariling batas para sa bulsa nila. At ginagawa ito upang matugunan ang babayaran na sa takdang panahon. Maski na anong kasabihin nyo, dapat na nasa recession na tayo, pero gumagawa kayo ng paraan, yung mga bangko dito. Ngayon, kung wari, magbibenta ng securities. Pagkatapos, yung pagbibentahan na yan, yung Philippine money, ikukuan naman. Iku-convert na ngayon. Ngayon, ikukuan nila sa Central Bank para makapag-imprenta. Hmm. Kaya yan, lalaki. Kaya ito ang gusto nilang mangyari. Itong mga kwan na ito. Itong struktura na ito.
At ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga empleyado ng Treasury upang maisagawa. At hindi naman nila maisasagawa yan kung hindi nila kasabwat. Kasi napakalaki ang epekto nung ginawa ko na i-block mo ang IMF. Kaya lahat yan, pati pundo ng Pilipinas, kaya lahat ng mundo apektado. Ngayon, ang tatlong ito, yung Trip Saving Plan Security Investment Plan upang pundohan ang babayarang kakulangan ng inutang. Napaka-kwan ng ginawa nila eh. Kaya yan na nakakatakot ngayon. Paano yan ngayon? Ang kwan ninyo? Ang mga empleyado ng Trip Saving Plan ay binilang na may karapatang mamuhunan ng pagkakautang ng Treasury. Sa pagkakautang ng Treasury. At ito yung tinatawag na Generation Plan. I-search ninyo ang Generation Plan. Ito kung tawagin ay G-Plan. Hindi yung ano, hindi yung G kasi yan ha. At ang namumuhunan ay nakabatay sa hindi maaring ipagbili. Sapagkat ang maturity nito araw-araw. Bibili ka ngayon. Tutubo. Oh. Di siyempre, tutubo. Araw-araw lang yan. At kapag na idagdag na ito sa deep ceiling, ang Treasury ay maaaring mamili kung ipupuhunan ang pundo sa araw-araw. So, anong paraan? Ikukuan nila. Iipunin nila. Ngayon, pag iniipon nila, yung mga pundo na yan, ikukuan sa bangko. Ta-time deposit muna nila pansamantala. Eh kung laki niyan, meron pa rin papasok. Ito ang isang halimbawa. Kung ang mga federal, kung ang mga empleyado ng federal ay mamuhunan ng 100 bilyong pesos sa pundo, ang Treasury ay maaring gamitin lamang ang inisyo na 90 bilyon sa mga Treasury securities sa pundo. Sa gayong, kaya may isasagawa ang 10 bilyon para sa deep selling. Iikukuan nila, babawasan nila yung puhunan na 100 bilyon, babawasan nila ng kwan, ng 10 bilyon. At yung 10, ay, babawasan nila na 90 bilyon. Nang 10 bilyon nga. Kaya ang kukuan lang yan sa mga Treasury securities ay 90 bilyon. Kaya yung 10 bilyon na yan ay idadagdag nila sa pambayad. Kaya maaaring magamit ito sa pagsubasta upang makalikom ng pagkakautang sa mga investor. Igugulong nila yung 10 bilyon. At pag nagkaroon ng cash upang may bayad, ngunit kung ang deep ceiling ay tumaas o mabalan, ang GCash ay may babalik uli sa 100 bilyon. Nagamit lang, ginamit lang nila eh. Ginamit nila yung 90 bilyon. Pagkatapos yung 10 billion, idadagdag doon sa pambayad. Kaya sa ilalim ng kabuuang puhunan, babalik ulit doon sa 100 billion, pero may tinubo na. Ang isa pa yung Exchange Stabilization Fund.
ito'y maaaring gamitin sa pamimili ng ilan ng ibang currency ng mga bansa na naiugnay sa operasyon, gaya rin ito ng Japan. Kaya lang, mas maliit ang halaga na kakailanganin. Kaya yung kwan, namimili sila ng mga kwan. Kasi doon sa pamimili, bababaan nila yung kwan eh, yung dating rate niya eh. Kung ang rate ng gaya ng euro, kung ang rate niya eh, halimbawa lang ito ah, o di kaya kwa eh, 48. O UK, yung kwan ng euro, 48, kamo na lang. Imbis na 48, mababaan nila. Doon sa tamang kwan, palitan. Ngayon, meron itong pangatlo. Itong pangatlo nakakatakot eh. Yung Civil Service Retirement and Disability Fund. O, kayo mga military dyan, yung mga bagong kwan, yung mga bagong retire, o, million din yan. Kaya bago ibigay sa inyo, gagamitin muna nila ito. Eh, yung iba namamatay na. O, hindi pa nakukuha. Yung mga differential ng military. Kaya yan ang kwan nila. Yan sa mga civil service ni retirement na yan. Yung mga nagre-retire na kwan ng gobyerno, iniipit nila yan para mampabayad ng utang. Eh, paano sasabihin mo ngayon na, kwan, pero kung tutusin, walang utang ang Pilipinas. Yan ang sinasabi ko. Walang utang ang Pilipinas. Kaya lang, sila lang ang gumagawa ng paraan yan. Ngayon, kung wawalain nila itong kwan na ito, wawalain nila itong World Bank at saka itong IMF, ang papasok nito eh yung kwan. Yung sa China, yung Vanguard. At saan kumuha ang puhunan ng Vanguard? Kasi yung sinasabi nila, muling isinanla. Pero yung mga puhunan ng kwan na yan ay yung mga treasury bond na ibinayad ng kwan, ipapalit sa kanila, babayaran naman sila ng dollar. Oh, yun ang ginagawang puhunan ng Vanguard. Kaya yan, magkasabwat yan. Kaya hindi ko pinagpapaniwalaan yan eh. Katulad na sa United Nations, tayo namumuhunan, wala tayong veto power, sila may veto power. Oh. Kaya yan ang mga special power na mga extraordinary na ginawa ng mga Marcos at saka yung kabal, yung Committee of 300. At kung mapalitan nila, ngayon na mamamayani dyan, ay yung mga inchik na. Kaya nga nagkukuhan sila. Kaya isa pang pinagtataka ko, bakit nakakapag-imprenta ang China? Sa loob lang ng 6 na buwan, nag-imprenta na sila ng malaking kantidad, mga 3 billion yuan. Mga ganong kalaki. Kasi yan, yung ibinayad ng mga third world countries na ipinupunan. Kaya yung mga kwan na yan, busog yung mga kwan eh. Busog yung mga kwan dyan eh. Katulad din yung mga kwan dito, mga busog yung mga congress dito, yung kamara. Kasi dito nga. Pero wala, hindi pa na babatas ito, kaya nagmamadali sila. Kasi mabubuking na sila eh. Oh, yan, isang uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya, yung nga sabi ko, kaya panay ang punta ni Blinken dito at yung mga Amerikano, halos nandyan na. Wala silang ginawa. Kung wari kwan lang yan na ipagtatanggol ang Pilipinas, katarantaduhan yan. Oh. Kaya yan, isearch ninyo yan. Hanapin ninyo yung G-Pan. Oh, Generation Pan. At kayong umanawa. Oh, yung is kwan niyan, Exchange Stabilization Fund. Oh.
ginamit nila yan, mga pensyon na yan. Kasi may nakalaan dyan eh. Ngayon, ginamit nila, eh saan sila ngayon ang pagkukuha ng pambayad nito? Oh, yung mga nagpipensyon, ay mag-aalboroto na yan. Kaya nga sinasabi ni Duterte eh. Hmm. Pero kasi ang nakakatakot dito sa ating bansa, ang nakakatakot dito sa ating bansa, ang mga politiko ay siyang traidor. Yun sabihin ko sa inyo. Mga bagong makapili. O sige, tama na.